Hi mga Kapinas! Kumusta po kayo? It's me, your Chief Kapinas Leo. And in a very rare instance, mag-a-unbox po ako ng isang item. Yes, you heard it right. Mag-a-unbox po ako ng isang item. A gadget, to be specific. And disclaimer lang po, ito pong pag-a-unbox na gagawin ko ay hindi po siya sponsored. Before we proceed, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, like or follow ang aming Facebook page, and sa ngayon po meron po tayong Facebook group. Ito po yung Pinas 360 Community, kung saan pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin kung meron po kayong story ideas or anything that you'd like to post. Be a member and invite your friends as well to become members para mas lumaki po ang ating community and syempre mas masarap pagkwentuhan. And meron din po tayong Instagram and Twitter accounts, so don't forget to follow them as well. Now, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy, ano po ba itong item or gadget na i-unbox ko? Ito na po siya. Ta-da-da! Yes! It's the Acer Predator Helios 300. I think it's a much coveted gadget of a lot of gamers, no? And ako, honestly po, hindi po ako gamer. So bakit ito ang kinuha kong gadget or laptop? Kasi po, in the last 1 year or so ng Pinas 360, I've been using ito pong nakikita ninyong blue na little laptop here. It's actually a notebook, no? Ito po yung Dell Inspiron na 4 years ko na po siyang ginagamit. Ginagamit ko po siya primarily sa pagtuturo kasi very portable siya sa pagdadala sa classroom. Hindi siya bulky. Although, syempre, kapag tumatagal, bumabagal, naglalag. Especially kapag nag-video editing ako sa app na gamit ko, which is Adobe Premiere. And as early as before Christmas, last quarter of last year, 2019, naisip ko nang kumuha ng panibagong device para naman hindi tayo namang problema sa pag-edit. And hopefully nga, mas marami tayong ma-post na content dahil at least pag may bago tayong gamit, we can do the video editing at anytime, anywhere. Kung ano mangyari dito kay Dell Inspiron ko, later malalaman natin. So buksan muna natin to kasi alam kong gustong-gusto niyo nang makita kung ano ang laman nitong napaka intriguing na kahon na ito, no? By the way, nakuha ko po ito sa Vilman, sa branch na sa Market. So yung mga taga Vilman Computer Market branch, hello po sa inyo. Ito yung nakuha ko. And I'm unboxing it right now para sa Pinas 360. Ganda ng box niya. Parang ayaw ko buksan itong box ko. Kasi parang ang bigat ng halaga ng nasa loob nitong kahon na ito. Anyway, makikita nito sa box pagkabukas natin. So merong ayan, may dalawang item dito. Yung isa naka-enclose sa dalawang, I think, styro ba ito? Parang styro na sponge na, I'm not sure what it is. And merong isang box dito. Sige, ito muna box, no? Since parang mas madali siyang kunin. Okay. Ano ba itong box na ito? Okay. Okay. So ito yung ano, charger. And meron siyang ano dito. Akalain niyo ano siya, ano, external hard drive. Hindi po, part po siya nung ano, nung buong charger. And I think pag mga gaming laptop, ganito talaga yung ano, ganito kalaki, ganito kabalti yung bar or something. Itabi muna natin itong charger. Of course, magagamit natin ito pag naglobat itong ano, no, itong main device, which is, I think ito na siya. So ilabas na natin. Ganda talaga ng box, oh. Predator. Yeah. Oh,
dahil may bago na akong magagamit sa pag-i-edit ng video, hopefully, mas marami tayong gawang content, no? Katulad itong nakikita ninyo sa background ko na nagpi-play. Ito yung ano, no? Ito yung pinaka mas pinapanood talaga ng subscribers and viewers namin sa YouTube. Itong segment namin na actually bigla ang biyay siya. Merong sub-segment lang sa loob yung 360 P360 challenge pala. So P360 means 360 pesos. But the main segment is bigla ang biyahe. And dahil nga nagka-pandemya, mga kapinas, yun, medyo natigil tayo sa paggawa ng mga travel videos katulad nito sa bigla ang biyahe. So hopefully, pag natapos ng pandemya, makagawa na po tayo ng panibagong episode. So far, we have 3 episodes ng bigla ang biyahe. And I hope na panood nyo na po, and kung hindi pa po, punta lang po kayo sa aming channel na doon po sa list of videos namin yung 3 episodes na bigla ang biyahe. Okay? So, ito na yung main device. So, meron siyang protective styro na sabi ko parang sponge din, no? Ito na lang natin. Sorry po. Hinay-hinay. Sa pag-ano, baka tayo ay mabash. Medyo umano-ano pa, no? Parang may reflection yung embossed na ano, predator dito sa takip ng kahon. So, buksan na natin siya. Una natin makikita ay, uy, may envelope. Amazing Race. Ano yung task? Or PBB? Ano ba? Okay, so ano naman ito? Mm-hmm. So nandito yung ito yung what's this? Quick Guide. Yan. Quick Guide. And I think ito, tama ba ako? Mga gamers, sticker na pwedeng ilagay sa mismong ano, laptop pang enhance, no, na hey, I have Predator that I am using for gaming. Tama ba? Sticker ba to? Anyway, whatever this is, later ko na to bubuksan. And meron ding okay, addendum for notebooks, tablets. Mga notes lang, no? Tungkol dito sa device and in different languages. And then nandito po yung setup guide. Ayan. So I think kailangan natin itong basahin first thing pagka bukas natin nitong Predator natin. Okay. Sige, balik ko na natin sa envelope. Mamaya ay ba-browse natin ito. Okay. Di pa pati itong envelope may embossed din. Ganda. Predator. Now, ito na. The main device. So, meron siyang ano ba to? Linen. Protective cloth. Para hindi siya gas-gas. Okay, so ayan. So ito yung pinaka-box. Ganda, no? Parang ang hirap gamitin ng ano. Parang ang hirap laspasin yung device na to. Sa ganda, sa packaging pa lang. Kasing ganda eh. Okay, so ito na po siya. So ayan, ito yung may protection siya. And ta-da! Oops, sorry. Baka mali yung pagkaka. Hawa ko. Pasensya na po. Okay. So, ito na po yung mismong Predator na gaming laptop. So, again, pang gamers po ito. Although, ako po hindi po ako gamer, pero magagamit ko itong laptop na ito sa video editing for content creation sa Pinas 360.
Okay, so first impression ko, sleek, classy, itong main device. Ang ganda. So, yeah, metal talaga siya, no? And yung parang design niya may motif ng blue, which is okay for me because my favorite color is blue. Hehe, ganda. So, ito yung logo ng Predator. Ayan. And buksan natin. Okay. Ayan. Ito po siya. Ah, ang dami niyang ano. Meron namang addendum for notebooks / tablets dito. So, meron din siyang protection for the keypad. Okay. So, ito po yung main device. Ayan, ang ganda niya. So, alam niyo na mga kapinas, ang halaga ng laptop na ito. Mamaya sabihin ko sa inyo, no? Pero, buksan muna natin. Ayan, so, dahil pang gamer ang laptop na ito. Wow! May may paunang, may pa-welcome sound pa siya. Ang kanyang keyboard ay RGB. So, red, green, blue. Pero ito blue siya. And pwede siyang mabago-bago, no? I think meron dito. Tinuro sa akin nung ano eh. Nung Vilman. Yung pipindutin. Ito, I think ito yun. Pero mamaya na natin kalikutin yan. Again, a very sleek and classy gaming laptop. Again, this is the Acer Predator Helios 300. Pahaba ng pangalan. So, ano ba yung mga specs nitong, ano, nitong Predator? So, meron siya, okay, Core i7 10th generation Intel. Ayan. So, ano yun na ibig sabihin nun? Mas upgraded na siya. O yan, i7 na siya. Ito kasi, ano ba itong, ano, I forgot na itong ano, itong Dell ko. Mababa lang to eh, kaya nagbabagal na siya ngayon. 8GB memory and then 512GB na SSD. Kung ano man yung difference ng dalawang yon, basta alam ko mataas siya kasi isa ka 1TB na, no? So, I think it's ano, mas spacious, kumbaga, sa mga ilalagay natin. Whatever, sa mga video clips, raw files ng video clips. So, hindi na ako problema sa pag-dadump ng mga mashushoot na video for video editing later. Expandable yung ano, no? Yung, or upgradable yung 8GB memory niya. So, pwedeng gawing 16. But, itong nakuha ko ay 8GB. Pwede na ito kasi ito mababa kaya nagbabagal na nga siya. Ayan, o tulad niya, no? So, in common terms, ayun, malaki ang capacity niya. Very, ano talaga siya, pang-gaming talaga siya, no? Although sabi ko nga sa inyo, hindi po ako gamer. Pang-video editing ko po itong Predator na kinuha ko, okay? Eh, nakagandahan niya, nung kinuha ko po siya sa Vilman, sa market branch nila, meron siyang free gaming chair. Ayan, ang hirap kumasok. Ayan, may gaming chair, mga kapinas. O, di ba ang ganda? Feeling gamer talaga ako. Kung gusto nyo ba ito, mga kapinas? Pero hindi, maganda siya upuan eh. So, akin pa rin siya. And by the way, meron din kasamang bag. Itong Predator. Napakaganda. So, and I think hindi lang itong laptop ang malalami. Ninyo dito sa bag. Marami siyang compartment. So dito yung main laptop. And I think you can put yung charger here. Dito, or mga important documents. So dito yung charger dito pwede. Pero ang ganda, tapos ayan po, kita niyo. Predator. Hindi lang siya basta embossed. So, metal siya na parang siyang ano eh. Yung sinusuot natin dito. So ano mangyayari dito kay Dell? Oh well, dahil I think na-maximize na niya yung pagsisilbi niya sa akin.
isa semi-retire na natin ito. Semi kasi, I think from time to time naman, magagamit pa rin ito. No? So, baka kakailanganin natin ng extra device, especially sa pagla-livestream natin. So, Del, don't leave me. Magagamit pa rin kita, no? Pero for now, tatabi muna kita para makita natin na buo itong si Predator. Ayan. So again, no, RGB yung keypad or keyboard. So ito yung ano, yan, yung mga adjustments na pwedeng ilagay. So lighting, ayan. May zones, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Ayan. So pwedeng ito, bahala kayo kung anong gusto ninyong ano, brightness ng RGB keyboard. Fan control, ito may overclocking, sorry, overclocking, GPU, overclocking is only available when the AC adapter plugs and at least 40% battery, okay, for charging to. And then fan control, so dahil gaming laptop ito, kailangan cool yung internal parts nung ano itong laptop. So pwede rin i-adjust kung ano yung speed kung gusto niyo naka-maximum yan, pwede customize. Monitoring, CPU, GPU, system, andito yung temperature nung internal ng laptop. Game sync. Tama lang. Hindi ko lang sure kung magagamit ko to kasi yun nga po, hindi po pang gaming ang aim ko sa pagkuha nitong Predator. App sensor. Okay. So i-try nga natin kung ano. Dahil naka-wifi naman kami dito. Try ko lang connect. Wala pa siyang ano no. May Google Chrome. So da-download lang siya mamaya. Okay, so Firefox, Mozilla Firefox, yung ano, yung default browser. Check natin, oh, bilis. Yung ano, paano na pala siya, MSN. YouTube. Sorry. Ah, bilis. Ito natin, Pinas 360. Ayan. 48 videos. And ano ba subscribers namin? Ay, hindi siya naka-display. Hinide ko nga pala. Okay, so yun mga kapinas. I don't think I will be doing an in-depth review of this device, no? But, yun, yung first impression ko, very sleek and classy ng dating nitong Predator. And although, yun nga, hindi ako gamer, I believe malaki matitulong nito sa video editing tasks for Pinas 360. Now, tanong, magkano? Market price niya is 89,999 dun sa Vilma na nakita ko. Not bad, di ba? Kasi it's a really good investment, especially kapag nag-YouTube ka. And heavy video editing duties yung kailangan mo sa isang device. So again mga kapinas, I got myself an Acer Predator Helios 300. Predator in short. Pakita ko ulit yung ano. Ayan, ang ganda niya. Very sleek and classy. Yun yung two words talaga na maipang-describe ko dito sa device na to. I hope hindi kayo disappoint sa very rare unboxing video na to na ginawa ko para sa Pinas 360. So there you have it mga kapinas, ang ating first and maybe not the last unboxing video. Again, don't forget to subscribe to our YouTube channel, like and follow our Facebook, Instagram, and Twitter accounts, and be a member of our Facebook group, Pinas 360 Community.
Okay? So hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video, and don't forget our weekly live stream. That's every Friday, 8 PM. And nag-a-announce naman po kami, especially sa Facebook group natin, yung Pinas 360 Community. At muli, ako po ang inyong Chief Kapinas Leo. So yan muna nga Kapinas, kita-kits sa susunod na pagtuklas. Maraming salamat!